Sa gitna ng COVID-19 scare, may mga nananakot pa sa social media at may lola pang brutal na pinatay sa Parañaque City. Ang aksyon ng pulisya sa report ng saksing si Chino Gaston. Delikado sa COVID-19 ang edad niyang 74, pero hindi pala sa sakit mamamatay si Sonia Moral, kundi sa 30 saksak na tinamo niya sa iba-ibang bahagi ng kanyang katawan. Huli siyang nakausap ng ilang kapitbahay sa Marcelo Green Subdivision sa Parañaque kahapon ng umaga. Solo lang sa bahay si Ginang Moral, pero may sigawan silang narinig kahapon din. Ang lakas daw na sigawan ni Miss Moral. Noong umaga, kahapon? Oo. Akala niya. Kagabi natagpo ang patay sa kanyang bahay ang byuda. Wala mang tinatago raw na malaking pera pag nanakaw ang tinitingnang angulo ng mga otoridad. Ayon sa mga pulis, mukhang bihasa ang gumawa ng krimen na ikinasa sa bahay kahit malapit lang sa guardhouse ng subdivision. Nangyari ang krimen habang nakadeploy ang maraming pulis sa pagpapadupad ng enhanced community quarantine sa buong Metro Manila at Luzon. Marami tuloy ang nangangamba, lalo't may kumalat pang balitang may mga magnanakaw na nagtangkang umakyat sa Paderno McKinley Hill sa Taguig. Pero fake daw ito, sabi ng pulisya. Naglinis lang po ng wall yun, hindi po yun umakyat at planong magnakaw. Hindi rin daw totoong may nagbabalak na looban ng ilang kilalang supermarket sa Las Piñas. Sinagot din ng NCRPO ang kumakalat na impormasyon online na may looting o pagnanakaw sa ilang pamilihan sa Metro Manila. No such looting was yet reported to have happened in Metro Manila. Nevertheless, we have contingency plan for looting to be implemented in CRPU-wide immediately. So you can be liable under the law. And additionally, I have directed the CIDG and the Anti-Cybercrime Group na hanapin na nila yung mga nag-post kahapon. At magantay kayo at pupuntahan kayo ng pulis para arestuhin kayo. Meron tayong cybercrime group who can trace kung sino-sino yung mga nagpapakalat na yan. Kumukonti pa nga raw ang krimen sa Metro Manila simula nang ipadupad ang enhanced community quarantine. 80% ang baba ng crimes. So, the last two days, from 37 ata o 39, pito na lang. Less than talaga ang crimes kasi nga, ano yan, walang tao sa kalye, walang ganon. Pero hindi niyang kasama yung mga kriming nabibisto dahil sa kanilang operasyon. Imagine, kahit sa busy ng COVID, may nagsusugal pa rin. 17 anti-illegal gambling operations which resulted in the arrest of 87 persons and the confiscation of 44,123. Gayunman, hindi nagpapakakampante ang PNP, kaya magde-deploy ng mas maraming pulis sa mga commercial center at residential community. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi.